Lanang intro-intro! Diretso, pasok ang mga sahog sa kaldero! O magturo ka sa mga estudyante mo kung paano ka magluto ng isdang hindi kilala. Paano magluto ng isda na hindi mo kilala? E di tanungin mo kung sino siya. O, kilala mo na kung anong pangalan niya. Ang pangalan niya, Hamam Fish. Ano yun? Yung isda ba yan na kumakain ng paa? Alam mo ba yun kung ano ang hamam? Hamam, banyo yun ah! Ano yung mga isda na yan? Naka-aquarium sa Inidoro? Ang hamam sa Arabic, banyo. Saan ba nakatira yung isda na yan? Bakit hamam ang pangalan niya? Eh, nakita ko lang yan sa palengke eh. Hamam Fish Arabi ang nakalagay na pangalan niya. Ayan oh! Hamam Fish Arabi. Ulutuin mo na yan at tikman natin kung anong lasa niyan. Ilagay na ang isdang hamam sa ibabaw ng mga sahog na nasa kaldero. Ihiga mo lang silang lahat dyan. Hayaan mong mag-relax sila. Pag naka-relax na sila dyan, tsaka mo na silang lutuin. Buhusan mo na ng asin nang magising na sila. Pagbura mo na ng isang sako yan, baka nahimbing na ng tulog yan. Takpan! Buksan! Ilang taon mo pinapakuluan yan? Hindi mo na tinuro. Pinakuluan yan ng 3 taon. At kalipas ng 3 taon, buhusan na ng tubig. Ilang galon ang tubig na ilagay mo dyan? Maglagay ng 2 galon na tubig. At pagkatapos, takpan, buksan. Pagkatapos, ilagay ang nahiwang talong na galing sa bahay kubo. At pagkatapos, timplahan ng sinigang tamad rin. Anong tamad rin? Tamad rin naman talaga yan. Ano ba ang tawag mo dyan? Idi sinigang mix ng palok na lang. Pagkatapos, ilagay ang dinurog na sampalok. Biligan mo na ng mamunga na ulit. Timplahan ng patis. Isang bote. Pagkatapos, takpan, buksan. At pagkatapos, lagyan ng mustasa na galing sa garden ng kapitbahay mo. O bakit? Tulog yung kapitbahay ko eh. At pagkatapos, lagyan ng dahon ng sibuyas na galing sa garden ng kapitbahay mo pa rin. O bakit? Tulog pa rin siya eh. At pagkatapos, takpan, buksan ang kanin. So ayan guys, ang pagtuturo ko po na ito ay katuwaan lang po. Huwag niyo po seryosohin. At ang isda na ito ay ngayon ko lang ito matikman. At ang isda na ito ay nakikita ko sa ibang lahi na ang luto na gawa nila ay inihaw at fish curry at fish butter with lemon. Pero ang ginawa ko na ito ay version ko. Dahil gusto kong subukan siya kung ano ang lasa niya sa sinigang. Para pag nagustuhan ko siya sa sinigang, uulitin ko ulit siyang lutuin ng ganito. Sana masarap ang lasa ng isda na ito sa sinigang. So ayan, tikman ko na siya kung ano ang lasa ng isda na ito. Tikman ko na! Kainin mo na, bilisan mo! No. Ano yun, nabulunan ka na? Hindi masarap eh. Korea gaba. E kainin mo na yan kahit hindi masarap. Yan ang ginusto mo eh. Ginawa mong sinigang eh. Sabi nang dapat ipreto na lang natin yan kanina eh. So ayan mga palangga, hindi ko type sa sinigang ang luto ng isda na ito. At mga palangga, magpapasalamat po ako ulit sa inyo ng maraming salamat po. At God bless po sa lahat!